Hi guys! Bago umpisa guys, magpakilala muna ako sa aking sarili. Ako si Geralia Mira. Ngayon guys, ang aking gagawin guys ay magsisindi ako guys sa nanay ko Noning, tatay Hildo ko at Lolo Bidal at kay Ma'am Carmelita at kay Sir Barry. Kaibigan namin yan guys na malalapit, kaibigan ni Daddy. So parang kahit naman maiksi lang yung pagkakakilala namin ay hindi na namin tinuring na iba, parang yan yung nagpisilbing lolo at lola ng mga anak ko. Kasi mabait yan sila sa mga anak ko guys sa amin. So, hindi namin sila makakalimutan. Kakamatay lang, nakakalungkot, namatay na sila. Bago lang, pero ganun talaga ang buhay. So, una-una lang tayo guys. Kung sino yung mauna, ganun talaga. Eh, kumbaga, kung yun ang kagustuhan ni Lord, wala tayong magagawa. Yun ang ibig kong sabihin guys. So, yun guys, isasali ko sila kay magsisindi ako ngayon kahit hindi ko man sila kamag-anak guys. Minsan hindi kaano katagal ang pagkakilala, pero parang matagal na para sa akin dahil sa mabuti sila sa akin. So yun guys, so ipakita ko guys ang aking nanay Noning kung saan ako magsisindi. So tara guys, dito tayo magsisindi. Yan. Yan yung nanay Noning ko guys. Kasama niya palagi si St. Gabriel. Alam mo ba guys yung St. Gabriel na yan? Yung St. Gabriel na yan guys ay nung nagbuntis ako kay Edward, pinaglihian ko yan guys. Hilingi ko yan sa aking kaibigan na si Apple. Ngayon, yung picture ni nanay ko guys, hindi ko yan iwawala dyan. Kasi pag hindi ko yan nakikita, feeling ko bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos ngayon guys, nilagay ko ang nanay ko dyan guys kasi feeling ko pag tuwing nakikita ko nanay ko guys, katabi ko lang, buhay na buhay siya. Hindi ko ramdam na wala na siya. So, lagi ako sa kusina. So, ang ginagawa ko, pag nakita ko na, wala lang, parang normal. Yung parang hindi ko maisip na siya ay patay na. So, simula naman, bago yan mamatay nga pala guys, yan na yung pinadala niya sa aking pictures. Kakaisang picture niya lang. So, kampante ako pag dito ko sila nilagay at nakikita ko palagi. Pero pag di ko nakikita, parang bigat-bigat ng pakiramdam ko. So, yan. So, nag-decide talaga ko guys na dito ko ilagay. Katabi sa kusina. Kung saan ako naghuhugas, etc. Kung anong ginagawa ko. Pag nakita ko sila, okay na ko guys. Hindi ko sila na naisip na patay na, wag nanay ko, buhay pa rin. So, ayan ang nanay ko, guys. Buhay na, buhay talaga pa. Ayan. Yan yung nanay ko. Noning. At, pag sindi ko sila ngayon, guys, meron akong ting hinanda, simple lang, may biko, may kamuting nilaga, at saka nagluto ako ng bangos lang, guys. At saka lagi ng gulay, so yan. May kunting prutas, apple, oils na maliliit, mangga, o yan. So, yan ang nanay ko, guys. Magsisindi na ako. Ayan, apat lang ang aking kandila, guys. Yan lang yung available ko. So, yan ay sisindihan ko lahat. So, tara, guys. Mahan niyo ako. Ilagay ko muna dito. Para naman, may alaala ko sa nanay ko. Kahit di makakapunta sa menteryo. Dito sa bahay man lang namin. So, yan, apat guys. Bumili ako. Prospero kanina. So, yan yun. At yung mga hindi ko nabanggit, kasama na sila. Lahat. At kung sino man yung hindi ko kilala, lapit na lang kain. Yun yung pamahiin ng nanay ko guys. Nung buhay pa, magsisindihan kami. Maglalagay siya ng pagkain, itlog, etc. Kung ano man meron, lahat tatawagin niya, kilala niya, kamag-anak niya, pamilya niya, etc. Lapit, kumbaga sharing the blessing. Kahit kunti lang pagkain, share-share. O, hindi mo man kilala, kamag-anak, etc. Lapit. Basta mayroon kain, yan yung patakaran niya, guys. Share-share, guys. So, parang nasasanay na ako, guys, na yun ang ginagawa ng nanay ko. So, ito yung gagawin ko. Kasi wala akong kaalaman lang eh. Malay ko ba ito, guys? Basta yun lang yun. Nakikita ko sa kanya. So, gagayahin ko siya. Dati pa nga, may itlog pa yan. Sigarilyo. Kaso wala akong itlog eh.
Naluto. Hilaw nga atin. Mayroon akong hilaw. Hindi po paglaga. Tapos wala akong sigarilyo. Tapos wala akong alak. So, siguro maintindihan naman nila. Kaya, eh. Yun lang na muna kung anong available. At least dito sila guys. Nakalimutan. So, magsisindi tayo guys. Lagay ko muna yan. Didikit ba yan?